Tama lang bagong ko. Lalagyan ko suka, konti. Exchange po tayo ng mga recipe. Pagbisita ko po sa inyo. Iandaan nyo yung recipe nyo. Bibigyan ko rin kayo ng recipe ko. Palitan po tayo. Matagal, di ba? Kasi ang tawag po dito sa cooking method na to, na may tubig, tapos may karne, no? Ang tawag po dyan is braising. Nandito po tayo to cook binagoongan baboy. Alam nyo yung bagoong ng Lingayen, the best sa buong Pilipinas, no? Doon sa probinsya ng nanay ko, Negros Occidental, ang alamang na bagoong ang tawag po nila is ginamos. And pagkain po yun ng mahirap. So, kung minsan yung mahirap, basta merong ginamos, kahit kanin lang, hinahalog doon, kamatis, yun na po ang kinakain nila. Dito po, luxury para sa atin, sa Lingayen. So, ang isa po is binagoong ang baboy. Slice po muna natin itong baboy natin. Itong baboy na to, kanina pinakulo ito para ma-pre-cook. 15 minutes sa kumukulong tubig. Yan po ang isang preparasyon bago po gawing binagoongan. Yun, bite size. Okay. Isa pa, pag pinakulumong ganito, yung langsa ng baboy babawasan. So, isa pang dahilan kung bakit magandang ma-pre-cook ng konti. Anyway, isi-simmer pa ito mamaya para lumambot. Okay. Ready. Sindihan natin. We have pork. 1 kilo. Bagoong na alamang. Chili. Peppers. Laurel leaves. Galing po ito sa puno ko. Galing Australia. Na laurel leaves. Ibang amoy nito kaysa yung nabibili sa market. Magtatanim ako nito sa tayog. Doon sa farm ko. At mamaya marami na tayong laurel. Natutuong laurel. Ito, sibuyas, garlic, black pepper. Ayos na. Ibabrown lang natin konti. Huwag overcook. Browning lang. Dalawang batch to. Hindi makukuha. Sa isa. Huwag sobrang masikip. Para hindi mag-steam. Dapat mag-brown. Okay. Thank you.
po yung langis. Pwede natanggal yung langis. Ito ang panggisa ko mamaya. Yung ginamos sa negros, kuminsan linalagyan ng suka. Yung ginamos, hindi itong ganito. 1 minute lang to para tusta lang. Para lumabas yung langis sa taba. Yan. Very good. Actually, dapat may variety din. Kuminsan isang klase, kuminsan isang klase. Pero ito ngayon, yung may gata. Itong gawin natin. Yan, nag-brown lang yung ibabaw, tama na. Hindi naman dapat matuyo dito para ano, hindi tumigas. Kasi kundi titigas. Point is just to brown the top. Ganituin ko para maiwan yung mantika. Yan ang panggisa natin. Baboy pati taba, no? Unahin ko yung onion kasi matubig yung onion para hindi masunog yung bawang. Kasi pag yung bawang nasunog, mapait. Alam nyo, summer na ngayon. Sobra ng init. Actually, ang aircon ngayon, mura na kaysa nung araw, no? Kaya lang, daming may aircon, hindi naman makapag-aircon dahil sobrang mahal ng kuryente. So, gawan natin ang paraan para magmura ang kuryente sa Pilipinas. Hindi na kaya ng tao yung presyo ngayon. Sobrang mahal. Okay. Konting garlic. Galing ito sa tama na yan. Sobra na yan. Konti pa. Huwag sobrang at ano. Para hindi sobrang alat, control lang yung bagong. Oo. Pagtakulang ng alat, lagyan konting asin. 2 teaspoons of black. Whole black peppercorns. Hindi dinurog. Buo. So, okay. ml na tubig sa 1 kilo. Tapos 7 dahon ng laurel. Itong laurel ko galing yung puno, yung galing Australia. Original na laurel. Papadami tayo niyan para ikalat ko sa inyo later on. Meron kayong mabiling itanim sa bahay nyo, sa garden nyo, para may totoo kayong laurel leaves. After, pakukuluin to, and then maghihintay tayong matagal. Okay, kung sa ma-reduce na mawala yung tubig, pag lumapot na, lumambot na, pwede ilagay yung gata, then pwedeng lasahan. Bakit tayo may cooking show? Kasi gusto kong i-highlight ang mga produkto ng distrito at gusto ko rin na
mapakita ang mga iba-ibang style ng pagluto galing sa iba-ibang dako ng mundo. Alam nyo, ang aking anak nakatira sa San Francisco, siyempre nami-miss niya lagi ang putahing Pilipino. So may style siyang iba-ibang style, fino-fusion niya yung Western tsaka yung Pilipino, Japanese, na halo-halo niya ang sarap ng luto niya. Next time pag uwi niya dito, hingin ko sa kanya na magsumali din siya dito sa cooking show natin. Pagkatapos nitong cooking show, baka namang may gustong magkomentaryo dyan, yung mga may karinderiya sa lahat ng bayan, ng District 2. Baka naman gusto nyong imbitahin ako at gusto kong turuan nyo ako sa mga iba-ibang style yung pagluto. And kasi variety is the spice of life. No? Ako, lagi akong susubok ng kahit minsan para ma-appreciate ko ang iba-ibang talento sa lahat ng lugar. So, yun po. Sana mag-komentaryo po kayo at sana po imbitahin niyo ako, dadalawin ko po kayo. Yan na, kumulo na. Yung mga masasarap dito na napuntahan ko na, no, nagpapabili po ako lagi ng makain doon sa Lazarus, doon po sa tabi ng BPWH na barbecuehan, Papa Dong's, yung Korean restaurant dyan sa Baywalk, yung JMP Korea House, yung Jacob's Grill sa Barangay Baay. Ang isa pa na masarap dito, Golden Mommy House. Sarap. Fried wonton, sweet and sour pork, fried rice. As good as if not better than Manila. I'm sure meron pa dyan na mga masasarap. Imbitahin nyo po ako para matesting ko rin, no? Hindi ko naman kayo kilala. So kung thinking nyo good kayo, imbitahin nyo po ako para matesting ko yung pagkain at magkwentuhan po tayo. Exchange po tayo ng mga recipe pag bisita ko po sa inyo. Iandaan nyo yung recipe nyo, bibigyan ko rin kayo ng recipe ko. Palitan po tayo. Ibalita ko rin sa inyo na habang naghihintay tayo, dahil matagal po ito, kailangan maubos ng tubig. Hindi naman pwede apurahin to dahil masusunog, no? At titigas. Actually, masyadong malakas nga yung apoy. Habang inihintay natin, ibalita ko lang sa inyo na doon sa Committee on Nuclear Energy, kung saan po ako chairman, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng aming committee members dahil tinalakay po namin yung bill na nag-create ng Philippine Atomic Safety Authority ng Pilipinas, no? So, naipasa na po. So, tapos na, lumusot na sa committee, pupunta na sa plenaryo. And isabihan sa pinakamabilis na naipasa na bill, no? From the time na na-consolidate. 12 bill kinonsolidate sa isa. So, ang dami pong botohan ang nangyari dahil may mga kumontra rin. Ngunit, ang nakararami po bumoto na sumang-ayon sa lahat ng provision. Bawat isang provision po pinagbotohanan. So, yun po. Pag meron na po tayo niyan, wala nang hadlang para magtayo ng nuclear plant sa Pilipinas. So, yan ang isang major accomplishment nitong 19th Congress. First regular session ng 19th Congress. Hanggang June 2 na lang ang first regular session ng Congress. Ang target ko po sana ay maipasa na yan sa plenaryo. Mapagbutuhan yan on third reading para kung accomplishment yan ay maaaring mabanggit sana pinagdadasal ko ni Presidente sa kanyang darating na SONA, pangalawang SONA ni Presidente. So yun, doon naman sa mga youth natin, yung mga scholarship, marami nang na-approve. Ilalagay mamaya doon sa baba yung impormasyon kung saan kayo tatawag para malaman nyo kung na-approve po kayo. Pati po ang ating mga test the training
courses, marami na rin na-approve at kinadadagdag ko po ang welding, ang heavy equipment training, pagiging mahusay na pipe fitter, ang pagkakaroon ng knowledge sa electrical connection. So marami pong skills na gusto kong maidagdag ng ating TESDA training. So sinabi nila wala silang lugar kung saan yung heavy equipment training. Sabi ko, umanap kayo ng lote. Gaano kalaking lote ba ang kailangan ninyo? Tayo ay hahanap, kakausapin natin ang munisipyo. At kung may mahanap tayong pwesto, kung kailangan magtayo ng bagong building, bagong training center, bumili ng equipment, popondohan po natin yan. Hahanap tayo ng pondo para mapondohan po yan. Matagal, di ba? Kasi ang tawag po dito sa cooking method na to, na may tubig, tapos may karne, ang tawag po dyan is braising. Pero kayong oven talaga, ilagay nyo sa 100 degrees centigrade or 212 degrees Fahrenheit, ipasok nyo itong buong braising pan sa loob ng oven, walang masusunog. No? Kahit iwan nyo ng matagal, hindi matagal, masunog. So, yun ang pinakamagandang way mag-braise. Ito, dahil wala tayong oven dito sa bahay ko, wala pa akong nabili. Bibili rin ako ng oven. Eh, ganito muna. So, mahina lang yung apoy. Tapos dahan-dahan para lumambot ng gusto yung baboy, yung karne. So, braising ang tawag dito. Tama lang bagong ko. Lalagyan ko suka, konti. Oops. Sumarap, may asim konti. Sige, lagay mo na. 1/4. Yes, sir. Oh, okay. Patay mo na yung apoy. Tama na yan. That's it. Ito na yung binagoong ang baboy na may konting gata at konting suka. Ito ang kakainin namin ngayon. Subukan nyo. Thank you.